Love you.
your side. I just don't show it, but it's burning inside me. I love you, my baby sure, I'll always love you. I'll always love you, my baby sure, I'll always love you. Maraming salamat at nandito ulit ang napakakulit na TVN crew para sa second season ng inyong Taylakenyo Musician Stage, ang Gig Screen! Yeah! Parang wrestler lang eh, no? Yeah! Okay. At syempre, tamang-tamang pangumpisa dito sa show natin ang first episode ng second season ng Gig Screen. Dahil itong musician, songwriter na guest natin ngayon, na-discover namin through YouTube. Ha? Isipin nyo na lang, yeah ulit! Kita nyo naman kung gaano kalawak na ang pagpo-promote sa cyberspace. At ngayon, hindi natin alam, dito pala siya sa Tarlac City. Ano? Walang iba, kundi ang ating main man so far, the first pop R&B singer-songwriter na mag-guest dito sa Gig Screen, ACG Box Rig. Okay. Thank you. Thank welcome you. Sa Gig Screen. Welcome, Angel. Welcome. Thanks. Welcome sa Gig Screen at maraming salamat. Kanina, napanood ninyo yung mga songs na sinulat niya. Lahat yun, originals, ano? Okay. Pakilala mo muna yung, ano, yung mga session musicians na kasama mo kanina. Yeah, kanina kasama kong tumugtog, no? Sila yung first event band. Mm-hmm. With Jason, Philip, and JR. So sila yung paano natin yung first event. Okay. First event. Ayun sila, oh. Oh. Hi. May cellphone kayo? Ayun, ang first event band. At maliban sa pag-session sa iyo, they also have a group, di ba? Meron din silang ano. So, maybe we could have them as our guest naman dito sa Gig Screen. Pero, sa ngayon, first episode, second season ng Gig Screen, ikaw ang bida dito. Okay. Si ACG. ACG. First question, I always ask this sa mga naging guest natin. Paano ka nag-start? Paano nabuo si ACG Box Rig? Yeah, ACG Box Rig started July of 2009 when I started to put up my own YouTube account. So, very competitive yung YouTube eh. Talagang, if you want to make a video, kailangan talaga yung mga taong manonood is dapat attractive, no? So, I tried to make songs, no? Original songs. So, it made me motivate. No? So, yung YouTube, yun siya talaga nag-motivate sa akin to create songs. So, fortunately, as of today, meron na akong 11 songs, original songs made. And yung 4 songs na under 4 minutes were sent to KBP. No? And entry ko sa KBP Pop Music Festival. Ito, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, tapos, pagkapasa mo dun sa KBP, and simultaneously, I was also asked to be. Actually, it's a prerequisite. Mm-hmm. Na if you submit your entries, kailangan member ka rin ng PhilComDec, which is the Filipino Composers Development Cooperative. Mm-hmm. So prerequisite yon. If you want to have to make an entry, you also have to be a member of the PhilComDec. So yon. Na-intrigue ako dito sa sound mo, no, sir, kasi sabi ko nga kanina, ikaw yung una na nagpalabas ng pop / R&B flavor dito sa Gig Screen. Did you always were you always influenced by R&B singers, pop singers simula nung nag-start ka, or kailan na discover mo lang siya lately? Oh, actually, to tell you the truth, no, na-discover ko lang yung fitness ng aking siguro yung voice and yung manner ng ano ng music, no, sa pop R&B. Kasi marami rin akong influences. Mahilig din ako sa mga rock bands eh. So it's just a mixture na siguro. Mm-hmm. Maybe nung bata pa ako,
hanggang sa ngayon. So, nag-mix na silang lahat. You listed so, yung pop R&B yun. Sa profile mo, you listed your influences, yung diverse eh. Michael Jackson, Craig David, Isa Siguera, to meron pang, ano no, sino pa ba yung isang R&B singer na nabasa ko doon? Actually, na-mention ko si, ano, si Robbie Rosa. Yeah. Robbie Rosa, oh, Robbie Minudo. Rosa, Minudo. Okay. Kaya yung aking falsetto voice is more of influence ni, ba? Ni Robbie Rosa. Robbie Rosa. So, nakita mo na pasok yung boses ko tsaka yung pagtugtog ko dito. Tapos, yun, dahil ang pagiging unique ng pag-guest ni ACG dito ay yung isang producer natin ng gig screen, si Errol, nakita niya sa YouTube yung videos niya, yung videos mo. Nakita mo siguro na, ano, no? Ang daming yung mga nagpa-piano sa, ano, sa on video or nagigitar, tas kumakanta ng mga, minsan, mas madalas, covers eh. Tas, anong naisip mo nung gagawa ko ng original score, papalabas ko sa mundo via the internet? Yeah. Ano yung nag-expect ka ba ng malaki noon? Actually, hindi eh. Hindi ako nag-expect talaga ng malaki. Mm-hmm. Ang sa akin lang is ma-showcase ko lang. Para sa akin lang, personal fulfillment. Yeah. But fortunately, as I put on a lot of videos na, nagkakaroon na ng maraming responses mm-hmm. eh. Actually, nagkaroon ako ng mga friends outside Philippines eh. Ganun naman talaga eh. Maraming nag-invite, so natutuwa naman ako, nagugustuhan din nila yung mga video. Ano yung pinaka, siguro masabi natin na generous comment or pinaka nakaka-touch na na-receive mo na comment mula dun sa mga ano, nakanood sa'yo, nakapakinig? Actually, marami. Mahirap talagang i-identify kung which of them is talagang yung nakaka-ano. No? Meron ba din sabi na ano? We're gonna use this as our wedding song, yung mga ganun. Wala pa naman ganun, wala pa naman. Pero one of the songs, hindi pa siya studio recorded, sinend ko sa Song of the Year. Mm-hmm. No? Actually, nung sinend ko siya, nagkaroon din na siya ng maraming responses. And then yung Song of the Year, they decided to award me a special artist placement. No? Whoa! Palakpakan naman natin si ACG. Although yung song hindi nanalo as Song of the Year, because of the responses, nagbigay sila ng special award. Ano yung prize? Ganun lang. Special. Maybe I